Okay siya, hindi siya buang sa Pilipinas. Tinatawag namin yung sirang ano, niyog na buang. Ito hindi buang. Oh, malaki sila. Sarap. Maraming tamis. Ito pa, isa pa. Whoops. Bilis. Oh, lalala. Dapat tikman ko muna. Ay! Naku, dapat tikman ko pala muna para malaman natin kung ito ba ay sira o hindi. Baka naman sira eh. Napagsama na natin, di ba? Masarap, hindi sira. Good, 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 good. Okay. Woo! Oh, malalaki yung niyog na nabili ko this time, guys. Ito, last, guys. Pangatlo. 2, 3, 4. Oh my goodness, lahat ay masarap. Thank you. Ayan. Masaya na yung mga anak ko bukas. Lahat ay maganda. Diyos ko, napakabuti. Kasi guys, yung nakaraan, nung nakaraang ano, mga 2 weeks ago yata, gumawa ako ng biko. Kaso lang yung niyog ko ay maliliit at buwang pa yung isa. So, dalawang maliliit lang. So, hindi kasya. Kaya po, konti lang yung biko na nagawa ko. So, ngayon, for sure, marami-rami yung magagawa nating biko. Ito na tayo sa pinakamahirap na struggle. Sabi nga nila eh, the struggle is real. Dahil dito sa Canada, wala akong kayuran. So, ito ang ginagawa ko. Uy! Ang hirap nito kaya, guys. Grabe, makakain man tayo ng biko. Grabe naman ang paghihirap natin. Ganun talaga guys, kung may ano, may gusto, may paraan, di ba? Oops. Ang kapal ng ano niya, ng laman. Ay, ay, ay. Ang gagawin ko niyan guys is ganito. Yan. Ayan, di ba? So ganyan, pag nakuha ko na yun, pag natanggal ko na yung balat ba yun? O bao? I'm not sure kung anong tawag dyan sa Tagalog. Sa Bisaya is bagul. Pagtatanggal na yung bagul, yan. Generate sura. So, ito muna. Tanggalin ko muna yung ano guys, ha? Kasi napakahirap. Basta, natapos ko rin ito. Oh, ito medyo maganda guys. Table knife ang ginamit ko. Ayan. The struggle is real. Yan. Oh. Oh. There you go. Grabe. Ganda.
So, ito na guys. Tapos ko na. Masiparate yung bao ba? O bagul sa coconut flour. Ilalagay ko dito yung reserve ko for summer para sa paapoy or barbecue. Mary Brown's, ano pa yan ha? Mary Brown's chicken bag. So, the next thing na aking gagawin is ay hihiwa-hiwain ko siya ng medyo maliit. Kasi nga, walang kayuran, di ba? So, ganyan. Grabe, guys. The struggle is real talaga, ha? Nangyari. So, dito ko siya ilalagay sa blender. Ito na, meron na tayong gata. Oh, napaka-espeso yan guys ha. Kunti lang yung sinilagay ko tubig. Para mas masarap. Tuloyin ko muna yan dyan, guys. Okay. Babalikan ko yun mamaya. Tingnan natin kung gaano kadami. Wow, guys! Tingnan nyo. Ito yung espeso. Uy, paano ba? Lagay ko nga dyan. So, ngayon, ang gagawin ko is pipigain ko siya. So, ito na ang aking gata. Guys, grabe. Tira mo. Ito ang pinakamasayang araw ng buong buhay ko. Hindi, joke lang guys. Di kasi guys, na ano talaga, nakakapagod na tawag dito. Kapag bumibili ka ng niyog sa palengke, tapos ano, mga buwang. Pagdating sa bahay, mga buwang. Or ilan lang ang hindi buwang. You know? So, parang nakakadala. Pero hindi pa rin ako nadadala kasi gusto ko talaga fresh niyog ang or fresh na gata ang gagamitin ko sa aking biko. Kaya bili pa rin ako ng bili kahit nakarami na akong mga buwang na niyog. So ito, this time natsambahan tatlong magagandang niyog na hindi buwang. So ito na, ngayon magluluto na tayo ng latik at saka biko. Doon ko lulutuin ng biko, dito ko lulutuin ng latik. Tara!